yung pagbigay ng bigas sa kanila, tuloy abot ng sobre. Kaya siguro naman po, pangalawang sako ng bigas, pare. Pangalawang sako ng bigas, may pamili pa kayo ng ulam. O huwag kayong mag-alala, hindi pa kami hinto doon. May ulam pa uling pakating sa inyo. Siguro, nagtataka kayo na ba't may pera sa harapan namin. Unang-una po, wala kami sa kasino at walang nagsusugal sa amin. Hala po, alam sana yung magsugal dito. Wala tayo sa kasino, andito po tayo ng isa City Hall. Bakit may pera sa harapan namin na ganyan kadami? Okay, papaliwanag natin yan. Nangako po kami ni Vice Mayor Dodong at ng mga konsihal na kapag nag-extend ang lockdown, magbibigay pa tayo isang sakong bigas. At sa pangako din natin na yon, bibigyan natin ng 1,000 ang bawat senior citizen, ang tricycle driver, ang jeepney driver, ang vendor, manggagawa ng chineras. Ang problema, nung sinabi po namin yun, ang daming nag-react. Paano naman daw yung mga construction worker, paano yung magsasaka? So, para sa ibang taga-gawa, parang hindi parehas. Okay, punta muna tayo sa bigas. Yung mong bigas, andyan na, kumpleto. Sinisigurado po namin, bawat bahay, bawat pintuan, malalagyan ng bigas. Kaya ang ginawa po namin, nag-uusap-usap kami, wala na pong pipiliin pagdating din sa pera. Wala nang senior, wala nang jeepney driver, wala nang tricycle driver. Lahat po ng bahay, kapag hinatiran ng bigas, kasama po 1,000 piso bawat bahay. Yun po ang purpose, ba't andito yung mga pera na to. So, ang ibig kong sabihin, nakagaya kami. Hindi po kami nagbibiro. Pag sinabi po namin sa inyo, sigurado mangyayari. Kaya ngayon po, hindi lang namin kaya ibigay bukas. E isipin po ninyo ilang pong libo to. E isosobre po namin ng ganito. Eto, wala natin o. Kanina pa po kami nagsosobre. Abi may alapang 1,000 na gagawa namin. E abutin po kami ng 1 bunat kalahati dito. Pagka ganyan, kaya nananawagan po kami, ha? Nananawagan po kami dun po sa mga walang ginagawa dyan, lalo na yung mga kabataan. Baka pwede mag-volunteer kayo. Bukas ng umaga, magsosobre na po kami, ha? Madami to. Para nang nun po, mapilit natin na Lunes ng umaga o Martes ng umaga, maipamigay na natin to. Ang gusto po kasi natin, pag binigay ang bigas, kasabi pong iabot itong sobre na ito. Makikita nyo. O nung nakalagay sa sobre, COVID ka lang. Batanggapan kami, okay? Okay, para malinaw. James, ha? Iyan mo dito. Para po malinaw, wala nang listahan. Wala nang lista-lista. Basta may pintuan ng bahay, aabutan ka ng bigas, aabutan ka ng sobre, may 1,000 piso. Kahit hindi ka taga rito, kahit hindi ka butante dito, basta ikaw, nandito ka sa Gapan, inabutan ka ng lockdown. Bibigay natin yan. Door-to-door yan, ha? Okay. Ngayon, gusto mo malaman nyo na, alam nyo, kami po nagtatanong, paano na Gapan? Pagkatapos ng lockdown na to, ng COVID-19, baka daw baon tayo sa utang. Baka daw wala na tayong puyay kung magawa. Unang-una po, hindi po tayo ng utang. Ngayon dito po kami. Magbuhat po noong 2016, naupo kami ni Vice Mayor Dodong. Bilang Vice Mayor siya, bilang Mayor ako. Kahit po singko, hindi tayo nangungutang hanggang ngayong oras na to. Ang katunayan, binabayaran pa po natin yung utang ng mga nagdaang mayor. Bundon yan, binabayaran po natin yan sa bangko. Okay, yung pong mga proyekto naman natin, baka daw tayo pagkatapos ito nga dahil sa sobrang luhok na binibigay natin sa taga-Gapan. Hindi po. Yung pong projects natin, diretso, walang nabago. Yung pong ospital na patatayo natin, hindi ko ginalawang pondo. Yung ospital na yan, na kung saan pag natapos ko, libre magpapagamot ng mga taga-Gapan. Walang babayaran kahit singko. Yung pong pinangako namin na lahat ng eskwelahan, ng schoolroom, ng public, papa-air-condition natin lahat, diretso po yan, andyan ang pondo. Yung pong sapatos ng mga bata, magmula elementary, high school, college, diretso po yan, ang sapatos, ang uniforme, ang bag, ang school supply. Ang ating pong scholar, yung pong ating mahigit 6,000 scholar na nag-aaral sa Gapan City College, diretso po yan, walang nabago dyan. Yung ating butika, kung saan po yung butika natin dito sa Gapan, yung ating central pharmacy, kung saan po, sa mga hindi taga-Gapan, kung nanonood, gusto lang po namin pag-iabang sa inyo. Dito po sa Gapan, mayroon kami central pharmacy, kung saan po ang lahat ng taga-Gapan bumibili ng gamot sa amin. Ano bayad? Reseta. Basta may reseta ka, libre yung gamot, walang bayad. May pamasahe pa pong pawe. Tapos po, yung senior citizen, nag-aalala yung mga lola, lolo. May yung aming anak, papano na?
baka wala ng pondo na tira sa amin, huwag kayong mag-alala. Yung pong cake at saka yung cash na pera na regalo namin sa inyo, diretso, wala pong nabawas doon. Pati po yung panonood nyo ng sine, pag nagbalik sa normal, libre ulit kayo sa sine, ganun pa din ang sitwasyon. Ting manonood ng sine, may 200 po kayo na pang-Jollibee. Ganyan po kami sa Gapan. O yung mga tricycle driver, baka daw maghigpit na kami. Singilin na namin sila sa pang-isa, huwag kayong mag-alala. Hindi kami babawi sa inyo. Ganun pa din ang sitwasyon sa Gapan. Lahat ng toda dito, walang magbabayad ng pang-isa, libre ang pang-isa. Kaya huwag po kayong mag-alala. Pag nalagpasan po natin ito, kung ano po sitwasyon natin dati, dire-diretso lang po yun, walang naapektuhan. Doon po sa mga kababayan ko, sa lungsod ng Gapan, isa lang ang hinihiling namin sa inyo, basta mag-ingat po tayo, sumuldan tayo sa sinasabi ng batas. Huwag tayong lalabas ng bahay, hayaan nyo na kami. Kami dito na lumabas ng bahay, kami na, trabaho na namin yun. Ang trabaho nyo lang po, huwag kayong lumabas ng bahay, hindi ba? Eto po, tingnan nyo ha, pangalawang sako ng bigas. Ulam po, ala naman katapusan ng ulam, dire-diretso bigay namin. Eto po, yung pangalawang sako ng bigas, may kasama pang 1,000. Basta kami po, ayan ako, bilang mayor nyo, si Vice Mayor Dodong, yung mga konsyal, umasa po kayo na hindi po 100%, 1,000%, magtatrabaho kami para sa inyo. At huwag kayong nagpapasalamat sa amin. Uulitin ko, huwag kayong magpasalamat sa amin sapagkat ito ay pera ninyo. Pera ng lungsod ng Gapan na ibinabalik lang po namin sa inyo. Nagkataon lang po na kami ang nagmamanage ng inyong pera. Kami po ang lumalabas na leader ngayon dito sa lungsod ng Gapan. Itong pandemic na ito nangyayari sa buong Pilipinas, ito po ay napakalaking challenge sa aming mga leader. Na kung paano po nakikita sa kasaysayan kung paano nyo kaming gagraduhan. Kung paano yung sasabihin pagdating ng araw na hindi na po kami ang namumuno sa lungsod ng Gapan, doon yung kami yung makikita na at masasabi, taas doon kami makakatingin sa inyo na kami po na nanunungkulang ngayong mga panahon na ito, ginawa po namin lahat ng magagawa namin para sa inyo.